Hi guys! It's me again, Lenny. It's another day and another gawain na naman. So, ready na ba kayo? Ito na yung tutorial para sa set cover. At ito yung mga materials na kailangan nyong gamitin. Napaka-importante ng mga yan. And especially, ito. Okay lang na wala siya, wag lang to. Char. So, ayan, saktong-sakto. Ako yung nakatoka sa pagtatabas ngayon at isasabay ko na nga itong tutorial para sa set cover. So, ito yung mga pattern papers na nagawa namin nung nagsukat kami nung isang araw sa Camellia. Bali, 5 piraso to, pero ang una kong gagawin ay yung isang set cover muna. So, ito yung pinaka-body niya. Ayan, ganyan lang yun kalapad. So, ano pa inaantay natin? Mag-uumpisa na ako. And ito yung tela na gagamitin. And ganyan lang yung ginagawa ko. Pinapatong ko lang sa ibabaw ng tela yung pattern papers. Tapos nilalagyan ko ng marking kada gilid. Kapag ka nag-a-allowance ako sa mga ganito, siguro mga 7-8 hanggang half inch lang. Huwag maliit at huwag din masyadong malaki yung allowance nyo kasi hindi rin magiging maganda yung pagkakagawa ng mga set cover kapag ka ganun. May tendency kasi na mag-loose or kaya naman sobrang sikip ng mga cover na gagawin nyo. Kaya yung tamang allowance lang ay 7-8 or kaya half inch. Pero kung saan kayo masaya, katulad ng pagpili mo sa kanya, ganun na lang din ang gawin nyo. Choice mo naman yan eh. Katulad ng pag-choice mo sa kanya. Char. And ayan ha, ginugupit ko na nga. Pwede mo rin lagyan ng pin yung pattern paper habang nagugupit ka. Pero ako, ang ginawa ko na lang, pinatungan ko na lang siya ng tape sa ibabaw para lang hindi lipa rin yung pattern papers. And kailangan sakto at tama yung pagkakagupit mo. Huwag kang susobra katulad ng pagmamahal na ginawa mo sa kanya. Kasi too much love will kill you. Char. So ayun na nga, ang dami kasi namin ginagawa ngayon. And ang buhay, punong-puno ng pagsubok yan. Kaya, alam mo yun, kahit dito man lang sa tutorial, hindi tayo masyadong seryoso. Yung ibang ginagawa daw nila, dinidiretso tabas na nila yung tela dun sa mismong upuan. Pero ako kasi mas kampante ako at mas komportable kapag kaganto yung ginagawa ko. And after ko na nga siyang gupitin, yung palibot nung pattern paper sa tela ay nilagyan ko rin ng marking. So ito yung gagawin ko, ganyan yung itsura meron niya. Meron tayong panlikod, pang arm, and then pang upuan. Tapos nagsuggest na lang ako kay customer na lagyan ng ruffles yung ilalim para kahit papano hindi na natin kailangan pang gumamit ng zipper sa gilid. Yung una kong ginawa ay para sa upuan. So, ngayon naman, para naman to sa sandalan. Ang ginagawa ko kapag ka nagsusukat ako, sandalan hanggang dun sa pinakalikuran na para straight na lang siya. Para sa akin kasi, parang mas okay kapag ka ganun. Bukod sa hindi na hassle, ay mas matibay pa yung magiging set cover na gagawin mo. Kasi iwas dugtong na yun eh. And ayan, sinusukat ko yung pag-ibig na binigay niya sa akin. I mean, yung sukat para dito sa sandalan hanggang likuran. O, diba? Napakahaba ng ruler namin. So, kung mapapansin nyo, konting-konti lang yung space na meron kami dito sa tindahan para sa pagtatabas. Kaya ang pinaka-discarte na lang namin dito, kung halimbawang ang sukat ng tela ay 60 inches, i-divide na lang namin to sa 2. Tapos, itutupi na lang namin yung tela para makuha namin yung sukat na 60 inches. And ito rin pala yung ibang pattern papers na gagamitin ko. Nakapagtabas na rin kami ng tela para dyan. Sunod ko namang gagawin ay ipagkoconnect-connect ko na lang siya. Hinahanap ko lang yung tamang kapartner nitong tinatabas ko. Katulad ng tamang pagpili ko sa kanya. Char. So, ayan na nga. Umupo na nga ulit ako dito sa isang tabi kasi nga iko-connect-connect ko na to. Ayan. Isang tabi ko na rin yung pattern papers para hindi siya mawala. And ito yung sandalan at saka yung arm. Nilagyan ko lang siya ng pin. Mas naalwanan kasi ako kapag kaganyan yung gagawin ko. Tapos, dinoble sukat ko na lang siya para ma-sure ko na tama yung ginagawa ko. Hanggat maaari, hindi ako nagtitipid sa pin kapag kinukonek-konek ko to. Doble ingat na lang kapag magtatahe kasi baka, alam mo na, makatusok. Next naman ay etong pinaka-stand arm. Ayan, na-pattern ko na rin siya, nagupit ko na rin siya. Ganun pa rin yung allowance, same pa rin yung sinabi ko nung una. Tapos dun ko siya i-coconnect sa pinaka-body, sa upuan, at saka dun sa pinaka-sandalan. Bali, dulo sa dulo ako nag-i-start para hindi siya magkaroon ng, alam mo yun, excess. Tama lang yung magiging lagay ko sa pattern. So ayan, paikot-ikot lang, pero hindi yan katulad ng pag-iikot ng ginawa niya sa'yo. Kasi this time, sigurado meron tong pupuntahan at patutunguhan. O, diba? Nakakatawa rin palang gumawa ng tutorial. Next naman, itong maliit na side. Pero in fairness, ha, parang ang sexy ko dito sa suot ko kahapon na. Next naman, nagugupit naman ako ng para sa stopper. Kalimitan ng stopper ko ay 5 to 8 inches. Depende kung ano yung magustuhan ko. Dinidepende ko rin talaga yan sa itsura ng upuan. And isasabay ko na rin yung ruffles at saka yung pinaka lagayan ng cord. And tadan, ayan, ina-attach na yung cord. Ang napili palang tela ni customer ay
Dark violet na Thai silk. Ayan. Next naman ay i-attach naman tong stopper. So, yan yung sukat na sinabi ko sa inyo kanina. Naglalaro yan sa 6 to 8. Next naman ay etong pinaka-ruffles. Palagi ko nire-request talaga tong ruffles na to kasi ang advantage talaga nito, medyo loose na siya sa ilalim. And after siyang makonek, lahat ng dapat i-connect ay itutupi naman tong pinaka-ilalim. And finally, eto na yung pinaka-final output. Eto na, pinahawa ko na lang sa mga kasama ko para makita nyo kung ano nga ba yung kaitsurahan ng binuo naming set cover. So, eto na yun. Ayan na! Charan! Ito na yung final output, guys. Ayan na yung set cover na nagawa namin. So, ayan. Sana kahit pa paano nakatulong sa inyo ang tutorial na to. Yun lang!